Yan, hito na naman po tayo sa farm. Nakapasyal na naman po tayo mga ka-farm boys. Tayo po't magpapakain ng mga natirang stags po natin dito. Tsaka mga pullets. So, dahil po sa araw-araw na ulan, is mapipilitan na po tayong i-harvest po lahat. Maliban dun sa mga pullets kasi dito na po sila mananatili hanggang sa gamitin na natin sila for breeding or ibenta na natin. So yung sisiguraduhin po natin dito is yung mga stags kasi sila po yung una po natin gagamitin. Kasi nung pumasok po tayo dito ngayon, meron po tayong napansin. So siguro hindi na ganun kaganda yung katawan nila dahil gawa ng lagi pong malakas yung ulan. So ngayon, papakainin po natin sila tapos bukas ng umaga is i-harvest po natin lahat ng mga stags. Tapos yung una po natin na-harvest na pullets is ibabalik po natin dito. So dito na po mananatili yung mga pullets hanggang sa mabenta at hanggang sa gamitin na natin for breeding. So yan, tara mga ka-farm boys, papakainin na po natin sila. Tignan na natin kung masigla pa ba sila or hindi na, para malaman din natin sa bukas na bukas kung ano po yung kailangan po nila. And then para matututukan po natin sa isa-isa kasi ilalagay na po natin sila bukas sa sa square pens. Yan. Yan, ito na po sila mga ka-farm boys. Yung iba po sa kanila is na-harvest na po. Yung mga natitira po dito is yung medyo maliliit. So nung nagyan na natin ng pagkain, meron pa pong nahihiya, meron pong nandun. Pero at least nakita po natin na malakas pa rin po silang kumain kahit na meron na po tayong napansin na hindi maganda po sa kanila. But we will going to treat them ayon sa pangangailangan po nila. Ayan. So, but good thing kasi wala pong hindi kumakain po sa kanila. Yung mga nasa malayo is nahihiya lang. Pero at least, yun, meron pa din kumakain. So, ayan, tapusin na natin na pakainin sila. Lagyan na natin ng pagkain yung kawayan na yun. Tapos yung andito. Ayan, halos lahat po sa kanila nanginginain na. Ito pa rin po yung pinapakain natin. Crumbles, tapos bali 1/4 na lang na crumbles, yung 1/4 ng Thunderbird, tapos 3/4 po ng ng GMP3. So yan na po sila mga ka-farm boys. Yung malusog na malusog po dito, parang wala lang, is yung mga pullets. Yan, mag 4 months pa lang po to ngayong 15. So yan na po sila, oh. Di bali ng ganito ka merong matatamlay, pero good thing kasi mas marami po yung mga malulusog gaya ng isang gold po na yon. Napakatangkad, napakalaki na. So siya po is ready na po na i-harvest. And then pero ipagsasabay na lang po namin lahat para yung mga pullets doon sa square pen is masave po natin. Dito na po natin sila pagagalain kasi mas maganda po talaga sa pullets bago po natin gamitin for breeding is napagala po natin sila. Maganda po yung tubo ng balahibo nila kasi meron pong tendency. Yung ginawa po kasi namin is since limited lang po yung square pens po natin, tapos marami po tayong pullets. So every square pen meron pong tigdadalawang pullets. So meron pong tendency na magtutukaan po sila. So sayang kasi yung mga balahibo nila. Magaganda na sana pag harvest pero papangit lang pagka nagtukaan po sila. Yan. Yan na po sila mga ka-farmers. Meron dong mga gumagala pa pero at least siguro mamaya kakain din yon. Pero dito na po, nakahanda na po yung tubig nila. So yung ginamit po namin ngayon is Electrogen. Ano? Medyo much better po sila compare sa situation po nila last week na yung gawa po ng araw-araw na ulan, tapos yung parang walang hinto na ulan, tapos napakalakas pa. So dun po sila nadali. Pero at least ngayon medyo okay na. Sana magtuloy-tuloy po yung
magandang progress po nila dito po mga ka-farm boys. At abangan nyo po bukas kasi harvest po natin sila. Bali yung matitira again dito is yung mga pullets. And then yung mga pullets na nauna, bali dito na din po natin ilalagay. Mga ka-farm boys, so konting update lang po sa range po natin. So bali din na lang po tayo bababa dun po sa last batch po natin na sisiw. So ngayon, yung plano po namin ng partner ko po dito sa farm is magpapapisa na naman po kami. Meron na po kaming kinukondisyon po na pullets. And then we were going to talk about also how to select yung brood stag or brood calf. So para sa breeding po natin mga ka-farm boys. So ayan. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, again, feel free to subscribe. Hit the notification bell as well para ma-update po kayo sa next videos na gagawin po natin mga ka-farm boys. Hanggang sa muli, maraming salamat and shout out po sa ating lahat.